idolo ko, no? Especially sa mga charity vlogger, no? Ang sarap manood sa kanila yung walang halong kaplastika, no? Hindi naman po kasi porke binibigyo nila is para lang po maipakita na tumutulong sila. Pero yun yung way nila para mas lalo pang maraming ma-inspired sa ginagawa nilang pag-charity vlog. Kahit man ako, no? Gusto ko ganun din. Gusto ko yung may makatulong ka din kaso hindi pa sapat talaga. So, ayan, step by step, no, makakatulong man tayo pero hindi pa po kagaya ng iba na yan. Halos 5,000 worth of groceries, hindi pa po natin kaya yun. Ayan, so sobrang proud ko lang po talaga, no? Ay, kay Kabusiness, ayan, si Kabusiness official po, ayan. Malapit lang po sila sa amin. Ayan, napakabuti po nila mga content creator, no? At marami po sila sa team nila. So, ayan. So, please do connect also kay Kabusiness officials as makikita niyo na po doon ang kanilang mga kasama sa pagbablog. Ayan, si Pai Papaya, ayan. So, sobrang dami, nakalimutan ko na yung iba. Basta marami po sila eh. Na-meet ko na rin sila in person. It just happened dito sa O-Safe, no? And since paborito ko yung damit na to, ito yung damit ko din dati. Nung na-meet ko sila. So, ayan. Please to connect to Kabusiness Officials Vlog. Anong pangalan nun? Basta may mga kasamaan sila na mga galing talaga. No? And ang kanilang content is yung nga charity vlogger po sila. At may mga product din, no? Hindi man po ako sponsor, hindi naman ako. Pero, syempre, one of their followers also and subscribers. So, ayan, na-share ko po sa inyo ang Kabusiness officials. Ayan, so visit niyo po sila. So, ayan, kung mayroon man kayong mga comment or mga gustong i-share, ayan, so paiwan na lang ng message sa aking YouTube channel. Ayan, so baka makamalay nyo, no, magkatulungan din tayo, diba? Wala namang masama, 'di ba? Tulungan lang hanggang ma-reach natin 'yung ating mga kanya-kanyang goal. Ha. Ayan. So, hello 8 views in the house, no? Mga ganitong gabi kasi, ayan, especially sa Middle East, no? Nagpapahinga 'yung mga kasamahan nating OFW kasi nga mga 5 o'clock doon sa Middle East especially. So, yun, pahinga muna. Ayan, then maya-maya magpa-plancha, alam mo na. Ayan, ganun po talaga ang ating multitasking, no? As a OFW, naranasan ko po yan, no? Minsan pag sobrang busy, especially sa Ramadan, grabe, no? Late na yung lunch, pero nag-i-enjoy pa din, no? Instead na magreklamo, andun yung mas masaya tayo. Kasi nga, mas lalo natin nakikilala yung mga kasamahan natin, no? Kasi nga, syempre marami din kami dati. Although, dalawa lang kami, pero may mga bumibisita kasi mga kasamahan, na mga kasamahan din natin kadama. So, ayun, nakakwentuhan din natin sila kahit papano, diba? So, ang sarap ng feeling na, ayun, nakakapag-share some thoughts, no? Galing sa kanila. So, ayun naman po, mahalaga yun. At napakasarap sa pakiramdam na pag nasa ibang bansa ka, isa makakilala, oy, Pilipino ka, oh, hindi Indonesian ako, mga ganito, ganyan, blah, 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 blah. Tapos tuloy-tuloy na, no, kahit mahirap intindihin minsan yung English nila, ano. So, ang sarap sa pakiramdam, ay, yan, talunan, yakapan, diba, ganon kami. So, yan, nag-umpisa ng aking kate. So, nangangati na naman ako. So, ayan. Kwentuhan to the max kami habang nagsiserve yan. So, syempre, stop muna habang nagsiserve. Pero pag andan sa kusina na, napakaingay. Tawa kami ang tawa. Tawa dito, tawa doon, no, habang kumakain. No, kahit ano yung maiwan sa amin, ano yung matirang pagkain. No, pinagsasalusaluhan namin yan. Dahil, syempre, yun ang biyaya. No, unlike naman sa iba, walang makain. So, thanks God pa din. Kasi nga, lagi namang open yung pagkain sa amin dati. Oh, sarap balikan. Sarap lang balikan. Masarap kasi magtrabaho sa isang bahay, especially in Middle East, kapag kasundo mo yung kasama mo. Kasi kahit gaano kahirap yan, gaano kabigat man yung trabaho nyo, pag magkasundo kayo, napakadaling gawin, no? Pero kahit gaano kagaan ang trabaho, pero hindi mo makaintindihan ng